Hello everyone, I'm Ms. Chelsea Diane F. Guevara, and our topic for today is about definition and function of management. The first definition of management is the art of getting things done through and with people in formally organized group. So isang organization kasi may iba't iba silang department. And do sa mga department na yun, may kanya-kanya silang skills and knowledge. That's why makakatulong sila sa task na gagawin nila para sa organization. Then second, to manage is to forecast and to plan. Ibig sabihin yan is, una, nagpaplano muna yung organization kung ano yung dapat nilang gawin or kung nagka-problema man, kung ano yung plano pang gagawin nila para ma-solve nila yung problem na yon. To organize. Ang ibig sabihin nung to organize is, ito yung lahat ng planong na pag-usapan nila dun sa meeting na yon is aayusin nila at titignan nila kung ano yung dapat nilang gagamitin dun sa mga plano yon. Kasi ginagawa ng mga organization, may plan A sila, may plan B sila, may plan C sila. To command. Yung to command naman is i-distribute nila sa mga manager, sasabihin nila kung ano yung planong ginawa nila, ano yung napag-usapan sa meeting, to coordinate and to control. Kung ano yung napag-usapan nila, yun ang ibibigay nila sa mga employee nila. Ito yung napag-usapan na namin sa meeting, ganito yung gagawin. Pag na-failed yung plano to, ito pa yung another plan na gagawin. Is the process of utilizing the resources of the organization in an effective and efficient manner to attain targeted objective through planning, organizing, staffing, leading, and controlling. Itong mga limang to ang makakatulong para ma-enhance or magamit ng maayos yung mga materials ng organization. Matatakil natin to sa next lesson natin. Effective is doing the right things. Ang ibig sabihin yan is ganito. For example, yung math teacher mo, nag-discuss siya. Tapos sabi niya, ito yung solution ng gagawin mo para makuha mo yung answer. Then, yung efficiency naman, sabi nung teacher mo naman, ito yung gagawin mo na solution. Then, para makuha mo yung answer. Then, ikaw, ginawa mo naman. Kaso, na-realize mo, may iba palang method para mas makuha mo ng mas mabilis yung answer doon sa pinigay niyang problem. Main characteristic of management. Number one, continuous and never-ending process. Ang management ay patuloy silang nag-grow. Kaya nga kung mapapansin nyo yung mga cellphones ngayon, iba't iba na yung mga pangalan nila. Tapos dumadami na rin yung camera. Kasi yun ang gusto ng mga tao. Ang mga tao kasi gusto nila ay palaging may bago sa paningin nila. Gusto nila lang bago. Number two, getting things done through people. Ang management kasi, ang organization, hindi naman nila kayang silang mag-isa lang. Siyempre, may mga specialista sila or mga skilled person para gawin yung mga task at mga dapat na para sa kanila talaga para magawa ng maayos yung product mo. Result-oriented. Ang mga organization ay result-oriented. Bakit result-oriented sila? Kasi pag nakita na nila yung result nung isang product nila, makakagawa sila ng plano if gagawa ba sila ng bago or i-maintain na lang nila yung product na yon. Then four, multidisciplinary in nature. Ibig sabihin nito, sa isang organization, maraming mga skilled person. Meron silang kanya-kanyang task. May kanya-kanya silang ginagawa para mas mapaganda pa yung organization. Four, a group and an individual activity. Usually, sa isang organization, kahit sa school lang, di ba, may pinapagawa yung teacher nyo na as a individual and a group. Ganon din sa organization. May ginagawa ka as a individual. May pinapagawa din yung manager or yung boss mo as a group. Six, follows established principles or rules. Kahit saan naman tayo magpunta, may mga rules and regulation tayong sinusundan.
7. Aided not replaced by computers. Ang mga computers ay tinutulungan lang nila tayo para mapabilis yung mga trabaho natin. Hindi para i-replace tayo. 8. Situational in nature. Ang ibig sabihin nito is ganito. Pag nasa school ka or nasa room ka, pag nandiyan na yung teacher mo, dapat nakikinig ka. Hindi yung nagsa-cellphone ka, hindi yung nagsusuklay ka pa, tapos nagli-lipstick ka pa o lip tint. Yun lang ibig sabihin ng situational in nature. Dapat, kung ano yung dapat mong gawin, dapat na yun yung gagawin mo. Wari, pag sinabi na magtrabaho ka na, magtrabaho ka na. Pag oras na ng klase, makinig ka na sa oras ng klase. Need not be an ownership. Ibig sabihin nito is, yung mga employee mo, kailangan mo sila, pero hindi mo sila pag-aari. May sarili silang pag-iisip, may sarili silang pagkatao, di ba? And then, both on art and science. Ang management daw, both on art and science. Science siya kasi may skills siya, may knowledge na siya about sa management, kung paano magpa-ano ng tao. Mag-manage ng tao. Then, art siya kasi yung theories or yung knowledge na natutunan mo is ginagawa mo na siya, ina-apply mo na. 11. Management is all for physics. Ibig sabihin nito is yung management is maraming mga sa mga organization niya, sa department niya, maraming skilled person doon. So, at marami ka rin mga supplier. May suppliers ka, may sa mga politician, meron ka sponsorship sa kanila. So, kahit na ayaw mo yung taong yun, dahil nga kasama siya, at isa siya sa mga nag-sponsor, or isa siya sa mga nagpakilala ng product mo, is accept mo pa rin. 12. Management is tangible. Ibig sabihin yan is, kasi tangible, ibig sabihin nahahawakan. So, management, ibig sabihin nahahawak ka ng tao. 13. Uses a professional approach in work. Ibig sabihin nito is, pag may boss ka, dapat tawagin mo siyang sir, ma'am. Then, dapat you say, please, may I, can I? Kasi, dapat professional tayo sa trabaho. Kahit na kasama mo pa yung kaibigan mo sa isang work, dapat pag oras ng trabaho, trabaho. 14. Dynamic in nature. Ang ibig sabihin ng dynamic in nature is dapat flexible ka. Pag may nangyaring problema, dapat meron kang plano or dapat makapaggawa ka ng paraan. Yan. Si Henry Fayol was a French mining engineer, mining executive, author and director of mines, who developed a general theory of business administration that is often called Fayolism. He and his colleague developed this theory independently of scientific management but roughly contemporaneously. He is also known as the father of modern management. Si Henry Fayol, marami siyang ginawang theories para mas makatulong sa management para mas mahawakan ng isang leader yung employee niya. Ito yung isa sa mga gawa ni Henry Fayol, management function and roles. Ito nga yung sinasabi ko kanina, yung planning, organizing, leading, stopping, and controlling. Ito yung mga meaning nila. Meaning muna nila, ang isa sa mga meaning nila ang sasabihin ko muna dahil sa next lesson, itong mga limang to. Planning can become a management process concerned with defining goals for future direction and determining on the mission and resources to achieve those targets. So, ang planning, basically, nagpaplano yung isang organization para yung future goals nila at ma-achieve nila yung target nila. Organizing is the establishment of effective authority relationship among selected work person and workplaces in order for the group to work together efficiently or the process of dividing work into sections. Sabi nga dito, di ba? Process of dividing work into sections. Nilalagay mo yung tamang tao sa tamang trabaho para makapagtrabaho sila ng maayos at ng mabilis.
leading is the third step that is accomplished by communicating, motivating, inspiring, and encouraging employees toward a higher level of productivity. Ibig sabihin nito is, sa isang organization, kaya may manager tayo, is to guide the employee, para encourage yung employee. Kasi yung boss ng isang organization, busy siya, di ba? Minsan nakipag-meeting siya, ganyan. Yun ang purpose ng mga manager is to monitor din yung mga ginagawa ng mga employee niya at ma-motivate din sila at malaman kung ano ba ang gusto nila para masabi nila sa boss nila kung ano yung mga feedback, yung mga kung ano yung gagawin. Kasi kung maayos yung pakikitungo mo sa employee mo, pag lumabas na sila sa kumpanya mo, minsan sasabihin nila sa pamilya nila or sa mga colleague nila na kung paano ka mamalakad at paano ka makitungo sa kanila. So, it's really important yung mga employee mo dahil isa din sila sa success ng kumpanya mo. Staffing is the process of hiring eligible candidate in the organization or company for a specific position and department. Ang staffing ay, yun nga sabi ko kanina, dapat ilagay mo yung tamang tao sa tamang trabaho. Pero bakit yung iba, ma'am? Sabi niya. Yung mga nasa trabaho is, hindi naman sila yung, hindi sila nakapagtapos ng ganito, pero yun ang trabaho nila. It's because may skills sila. Natutunan na nila yon sa mga dati na siguro trabaho or ano. Basta, yung ilalagay mo pa rin doon sa trabaho yun, yung may alam doon sa trabaho. Or pwede ka rin mag-train, i-train mo sila para mas ma-ano yung knowledge nila, mas marami pa silang matutunan. Controlling is the function management which helps to check errors in order to take corrective action. This is done to minimize deviation from standard and ensure that the stated goals of the organization are achieved in a desired manner. In controlling naman, ito usually sa mga product to, tinitignan mo kung yung product mo ba okay na ba or defective ba siya. Anong gagawin mo pag defective siya? Itatapon mo lang ba or i-recycle mo siya or ayusin mo siya. And yun, hanggang dito lang ang aking lesson, and thank you and be safe everyone.